Congressman RJ Ataide, pinagbintangan sa lapi lang daw po ni Main Mendoza ang habol ni Congressman. Ano, di ba may kwento noon? Na dahil sa sobrang galing ni RJ Ataide sa pag-arte, tinanggal siya ni Coco Martin sa script. Ay, hanggang ngayon daw po, kahit nakaratay na sa hospital si Chris Aquino, ay hindi pa rin daw po natitigil ang habit nito ka-o-order ng mga items online. Ay. Sila po yung mga artistang ginawa na ang lahat para po makuha ang atensyon ng taong gustong-gusto nila pero wala pong naganap. Hello mga kachika! Kumpirmado na po, nandito kayo sa ating programa. Siyempre pa, maraming salamat po sa lagi niyong ibinibigay sa amin na mataas na numero. Doon po sa effort na ibinibigay niyo sa amin, kahit pagod na pagod po kayo sa pagtatrabaho, kami pa rin ang numero uno para sa inyo. Siyempre po, maraming salamat sa aking kasamang si Wendell Alvarez. Yes, maraming salamat siya, Tita Christian. Of course, Morley, maraming salamat. And Morley Alinyo. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. At sa ngalan po ng isa naming kasama, si Romel Chica. Ito po ang inyong programa at ito ang Showbiz Now Na! Yay! Thank you, Ate Christy. Alam mo, isa lang ang nakikinigita ko ngayon. Oras na napanood tayo ng mga taga SNN. Pagka napanood tayo ng mga suki natin dito sa SNN. Ay, nako. Isa lang ay te-text sa akin. Nanay. Baka naman. Bekene, men. Huwag po kayong mag-alala. At nako, pag tumama po ako sa loto, yun na yun. Okay. Oh. Maraming salamat po. Ang una po naming pag-uusapan, yung po bang mga pinagdaanan ng pamilya Ataide nang pumutok po ang balita na magkarelasyon na sina Congressman RJ Ataide at Main Mendoza. Hindi po ganun kasimple yon. Unang-una, hiyang-hiya na si Main sa pamilya Ataide dahil sa mga pambabas na inaabot nila. Eh, antitindi na mga Ate Christy, mga banat doon kina Archo na Kesyo dahil niligawan si Main dahil mayaman. Pinagbintangan sa lapi lang daw po ni Main Mendoza ang habol ni Congressman. Eto na. Nung unang-unang dinala at ipinakilala ni Arjo si Main sa pamilya Ataide, ang nasa isip ni Sylvia, alam ko, simple itong taon to. Napakasimpleng babae. Dahil kilala ko anak ko, ayaw ni Arjo sa maarte. Napakasimpleng tao din ni Arjo. So, nung dumating na si Main, sobra pa pala sa inaasahan ni Sylvia ang na-witness niya. Sobrang simple ni Main Mendoza. At parang hindi sikat, hindi siya yung si Main. Wala lang. Napaka natural. At magmula po noon, nung pumutok ang issue na silang dalawa na nga, ay nako, araw-araw na pong naliligo sa agahan, tanghalian at tapunan ang pamilya Ataide ng bashing. Sa sakit na mga ibinabato sa kanila, Ate Christy, na kung mahina-hina ang sikmura mo, hindi mo kakayanin dahil pinagmukha talagang mukhang salapi ang mga Ataide. Parang busabos. Busabos. Para silang napulot lang sa kunsaan. Kasi yung mga aldab lang naman ang umabuhabat. Ilan lang yon. Oo. Meron pong mga aldab na nakapag-iisip at marunong humarap sa katotohanan. Pero tanggapin po natin, mga kachika, meron po talaga mga taga-suporta na sarado ang utak. Nung panahon ng Gayan Pete, anybody na ma-partner kay Ate Gay ay grabe. Galit na galit ang mga Gayan Pete. Ganun talaga nun. Gusto nila si Terzo Cruz the Third lang. Ayaw nila kay Coco Laurel. Ayaw kay Manny De Leon. Kaya Sajid Khan. Pero mas matindi ngayon Ate Christy ang mga bashers dahil direct ka nilang nasasabi yung gusto nilang sabihin. Dati sulat lang Sulat. Komento pag ini-interview sila. Pero ngayon, dahil nga po dito sa social media, napakatindi po talaga ngayon. Gumawa ka ng mabuti, masama ka pa rin. Gumawa ka ng hindi kagandahan, masama ka lalo. Ganun na nangyayari. Matindi kasi talaga ngayon. Bawat kilos mo talaga nasusulat, nakikita ng mga tao. Noon pong kumandidato bilang congressman si Arjo, sinabi ni Arjo sa mami niya, "Mami, hanggang kakayanin ko, hindi ko papayagan na si Main magpunta sa kampanya o sumama sa kahit anong activity ko." At anong dahilan natin, Christy? Siyempre, mamaya nga naman sabihin na namang mga tao, nako, ginamit pa si Main sa kandidatura niya para lang manalo ng gamit pa ng girlfriend. Pero, towards the end ng kampanya, hindi napigilan talaga ng pamilya Ataide si Main nung pumunta at nagbahay-bahay pa. At ipinakiusap ang kanyang boyfriend. Diba? Wala tayong magagawa, puso. Gusto niya yun, Ate Christy.
Christine. Kasi sabi nga, kapag mahal mo ang isang tao, susuportahan mo. Lahat yes, ay gagawin mo. Hadlangan ka man ng boyfriend mo, hadlangan ka man ni RJ, pero sa isip mo, ito yung paraan para tumulong ako sa'yo. Oo, tama. Kaya nga, paulit-ulit po namin sinasabi, sa mga sarado po ang utak na miyembro ng ALDAB, panahon na po para gumising kayo sa katotohanan na tapos na po ang ilusyon. Wala na sila. Eto na yon. Kasala na yung kasunod. Yes, yun, eh. Oo. Paano nyo nai-imagine ang kasalang Ataide Mendoza? Ako nai-imagine ko siya, Ate Christy, based on proposal na ginawa ni Arjo, parang isang simpleng kasalan lang din, Ate Christy. Pero elegant. Oh, elegante. Dun sa engagement, mm-hmm, may fireworks, mm-hmm, punong-puno ng bulaklak, si, ano ang gumawa nun, si Ria. Oh. Siya ang naganda. So, tingin ko dyan, pag kinasalan sila, in grande yun. Eh. Oo, hindi pwedeng hindi simple. Hindi po simple lang. Ako sa kikita ko kasi. Tropa lang na itbulaga, puno na. Oo, kasi doon pa lang sa engagement, ano pa lang yun, eh, may fireworks na. Pagka kinasal, meron na, ano ba yun, ng 21 guns salute. Ano sila? Military ano wedding? Ano to? Uy, sa military wedding lang binibigay yun. Ano to? May namatay? Nabibigyan ng 21 gun salute? Pero at Chris, ano ba yung binibigay sa mga kasal? Pagka, pwede ano? Rin. Pag ikaw ay military police. Pag ikaw ay graduate ng PMA. Ayun, ganon, binibigay yun. Okay. Full military honors. Mm. Pero nakakatuwa ito. Nagsimula ng 2018. 4 na taon po pagkatapos. Oh. Kasala na ang kasunod. Pero bilang isang ina, Ate Christy, naintindihan ko rin nun si Sylvia. Yung mga kanyang sentimiento, yung kanyang mga sinasabi na tumitigil siya na huwag ako ang katanungin nyo. Lagi nang tulalapitan siya, lagi sasabihin niya huwag ako si Maine o at si Arjo. Ang sinasabi ni Ibiang sa akin, Nanay, kung minsan, sagad na talaga yung sakit. Pero dahil mahal namin ang anak namin at mahal niya si Maine, kinakaya namin paglabanan. Hiyang-hiya daw si Maine. Kinakausap daw siya. Sorry po, tita. Talaga po pasensya na kayo. At Christy, ang gagamit. Arjo, isikat na yan, di ba? Ang galing. At may sariling talento yung tao. Wala si Maine Mendoza noon, pero nakita naman po natin kung paanong yumabong ang karera at tumaas ng tumaas ang galing umarte. Gustong-gusto ko siya sa Bagman. Magaling. Ang galing-galing niya doon. Eh sa ang probinsyano, di ba may kwento noon, na dahil sa sobrang galing ni Arjo Ataide sa pag-arte, tinanggal siya ni Coco Martin sa script. Naging issue yan. Ayaw matay. Agad siyang pinatay. Dapat pala hindi pa siya mamamatay. Pinatay agad siya. Insecure daw ang Lolo Cardo mo dahil napakagaling, nakita niya na pinupuri-puri talaga ng mga press people at ng mga vloggers. Itong si Arjo, wala. Pinatay na siya kaagad. Kinaigsi. Ganun naman talaga, di ba? Actually, ano lang, trivia lang, Ate Christy. Inaikukwento ni Sylvia dati na sa mga anak daw niya, kay Arjo niya nakita yung galing sa pag-arte dahil hindi para to artista. Arte na to ng arte sa harap niya. Minsan nga daw, may kasalanan na umaarte pa. Sabi niya. May pagmamanahan naman kasi ang mga anak. Kung maging magaling man silang artista, yung Sylvia Sanchez, ang kanya pong hugot ay ang kanyang nakaraan. Galing po sa isang mahirap na pamilya, nangarap, at kanya pong sinabi sa Diyos, una ang aking pamilya, sumunod lang po ako. Una ko pong gustong maiaon sa hirap ang aking pamilya. At dahil sa talento niya, ayan, Sylvia Sanchez na best actress. Yes. Bagamat nagpa-sexy siya ng mga kapanahunan niya, ginamit niya yung mukha niya, at eto siya ngayon na Christy. Hindi katulad ng ibang mga actress na ginamit ang katawan, pinuhunan yung katawan, ang mukha. Pero wala. Pero si Sylvia, yan ang isa sa mga namumukod tanging naging sexy actress. Napakatindi ni Sylvia Sanchez. Kaya ngayon, I'm sure napaka-happy niya. Dahil magwawakas sa altar ang pagmamahalan ng kanyang panganay at ni Maine Mendoza. Diba? Congratulations talaga. And Ibiang, isang napatunayan ninyo, puso ni Maine ang nagdesisyon. Wala nang pwede pang humarang na kahit sino sa buong mundo. Yun lang yun. Okay. Ano tong kwento? Patuloy na umaangat ang mga kwento tungkol kay Chris Aquino. Alam mo, Christy, nasa hospital na't lahat si Chris, pero hanggang ngayon, hindi pa rin matigil-tigil yung iba't ibang kwento tungkol sa kanya. Yung latest, i-correct niyo ako kung ako po yung minkakamali. Pero ito po yung nakarating lang na balita sa akin. Na hanggang ngayon daw po, kahit nakaratay na sa hospital si Chris Aquino, ay hindi pa rin daw po natitigil ang habit nito ka-order ng mga items sa online. Alam mo, dahil siya si Chris Aquino, pinagpipistahan siya. Ikalawa, dahil sikat na sikat siya, talagang hindi siya patitigilin ng mga ganitong kwento. At ikatlo, alam naman kasi ng buong
mundo, si Chris Aquino ay mahilig talaga sa mga gamitan na branded. Pero wala bang batas dun sa ospital na yun na wag muna sa mag-cellphone, wag muna siya mag, di ba? Ibig sabihin, paano siya gagaling kung nakakonsentrate pa rin siya doon sa cellphone niya? Kaya nga, oo, nakakapagbuo tuloy siya ng mga materials na ipinopost niya na pinanggagalingan na naman po ng kung ano-anong issue. Yes. Tama ka eh. Di lalo mai-stress siya, di ba? Katulad, baka pagbasa doon sa mga ID na nanonood ng mga vlog. Sasagutin niya yun. Sana wala, no? Wala, oo. Di ba nakaka-stress yun? May sakit ka na, tapos manood ka ng mga kung pipit puro nega yung sinasabi sa kanya. Di ba? Mabuti kung puro magaganda. Meron naman sigurong magaganda, pero mas nakalalaman talaga yung negatibo. Basta diba? Ako at Christian, akin lang sana ay si Chris gumaling na siya. Yung pag nag-i-enjoy siya sa pag-online, sige, yun sana ang makagaling sa kanya, makatulong sa kanya para ma-examine sa mga. Wala nang masama kung mag-online siya na mag-online eh. Pera naman niya yun. Pera niya yun, hindi naman wala tayong pakialam doon. At kung iyon ang makapagbibigay ligaya sa kanya at posibleng makatulong para gumaling ang karamdaman niya. Basta kahit ano pa sabihin niya, patuloy natin siyang ipinagdarasal, pati ng ating mga kababayan, okay? Ay nako, di ba merong mga pagkakataon na meron tayong bet na tao? Gusto natin ang tao, pero parang wala naman siyang intention na bigyan tayo ng atensyon. May mga artista na nagsasabing bet ko si ganito at si ganyan, pero pag nakikipaglapit sila, parang umiiwas. Yung sinasabi na mahal ko siya, puro alam niya kaya yun na mahal niya ako. Diba yung parang ganon, di ba? Mahal ko siya. Inglesin mo. I love him, but you know that you love me? Ano? You know that you love me? I love him, but I do not know if he also loves me. Yun. Hindi ko alam kung mahal din niya ako. Yun. Ikaw naman. If you love me, I will love you forevermore. Even though you don't love me. Alam mo? Nakakaloka kayong dalawa. Lalo tuloy walang magmamahal sa atin. Sa mga pinagsasasabi. Magbigay na lang tayo ng mga ehemplo. Sila po yung mga artistang ginawa na ang lahat para po makuha ang atensyon ng taong gustong-gusto nila pero wala pong naganap. Ikaw. Oh, sige, ako. Si Angeline Quinto. Okay. Bakit si Angeline Quinto? Di ba si Angeline Quinto, di ba palagi sila inaanong dalawa ni Eric Santos? Yung... Halatang-halata na gusto-gusto talaga ni Angeline. Kahit saan sila pupunta, sumasama si Angeline. Kahit saan pupunta si Eric, nandun si Angeline. Ibig sabihin, di ba na pag-anuan niya sila na love team ng dalawa, di ba? Pero ano yun eh, tumaas ng tumaas yun, ano? Oo yung nga, pagmamahal niya kay Eric. Si Eric wala ba ng deadma? Bakit ba deadma kasi si Eric? Hindi ko alam yung bakit. Si Angeline kasi parang pinipili niya yung sarili niya. Eh kung ikaw naman na lalaki, pinagpipilitan na ng babae sarili niya, ba't ayaw mo? Nako, kung yung tunay na lalaki. Aray ko? Diba, pag tinabi, tutuka na kagad yun. Pag tunay na lalaki. Pag tunay na lalaki. Ibig mong sabihin? Hindi diba? Tunay na lalaki, Sherry. Hindi, wala ka naman ako may sinabi. Sinabi ko lang doon na tinagdudulan na kasi, di ba? Parang tinagdudulan. Baka hindi lang feel. Ay, baka hindi lang niya tayo. Oo, so, ibang nakahanap niya. Eh, hindi lang din natin tiyak. Baka mas gusto ni Eric yung mga may muscle. Double-bladed lahat ng salita niya. Kung tunay na lalaki, tutukay na yon. Parang manok, malapit na ipalay. Ngayon, bakit ayaw ni Eric? Baka iba ang hanap niya. Oo, kaya nga, sinundot ko. Baka ang hanap ni Eric yung mga may muscle. Ba't may mga babae naman naman? Oo, kaya nga, si Bina, di ba? Laki-laki ng muscle. Okay, paano mo sasabihin kay Eric Santos in English yung observation mo? Eric, you know, if there is a person you love, you just take that for granted. Huwag mo raw pansinin. Eh, ikaw naman pala kumukonsinte. Because if you do not love that person, alright, you can find another person. Who will make Eric Santos happy? I think siya... Anong I thinks? I think he will be happy if he loves another... Another person that he finds to that personality. Okay. Anak, kumbaga sa manok, gumigiri ito. Sapakin ko na lang sila. Sabong kung gusto niya. What about you? What can you tell Eric Santos? I really don't know who is Eric Santos is. Just because ano? I'm not... Hindi mo siya kalala? No, yes, personally. Okay. But if one day came that Eric and I meet each other, one word can I say is this. Be happy.
Pray. Be good. Be good. That's all. Oh, yun na. Ang kasunod! Ay, eto, bonggam-bongga yung kasunod. Si Chris Aquino. Ay, favorite ko yan. Favorite ko yan, oh. Ang daming nagpapahatid ng balita. Totoo ka. Thank you so much sa mga kaibigan natin. Ate Christy, okay. Naabutan ko yan yung Chris Aquino na kung saan ay naliling siya nun kay Alvin Patrimonio. Oh. Noong mga panahon ng kasikatan pa ni Alvin sa pagbabasketball, eh talaga namang bukang bibig ni Chris Aquino, si Alvin Patrimonio. Aminado rin itong si Chris Aquino na si Alvin ang talaga namang gusto niya. Pero ang problema, Ate Christy, parang hindi siya gusto. Hindi talaga. Dahil noong mga panahon na yun, may Cindy Conway na. Oo, meron na. May girlfriend na si Alvin. At nung malaman niya na nagpakasal si Alvin at si Cindy Conway, si Mother Lily ang nagchika sa kanya, nalipat naman siya, kinabukasan sila na ni Gabby Consuelo. Ay, oh. Ay, ang bilis, no? Oh. Ang bilis na switch. Iyak siya ng iyak yun. Kung parang yun, ikinasal si Alvin. Iyak siya ng iyak. Iyak. Kinabukasan, meron silang shooting ni Gabby. Sila na ni Gabby. Ganun? Alam mo, eto ah, hindi pala lahat ibibigay yan, oh. Rizakino, sikat, mayamang-mayaman, kayang-kaya talagang gawin ng kahit ano. Alam mo ba, pag may laban no ng Pure Food, pumupunta si Chris. Ah, okay. Tapos, ang isa lang na gusto niya, pagkatapos ng game, mag-dinner sila ni Alvin. Ay, okay. Ano nangyari ba? Eto ah, nako Alvin, aminin mo to, baka kasama din naman bong ano, basketball team. Hindi ito Terrence Romeo. Ah, hindi Terrence Romeo. Advice ganda. Eto yan. Kware, sasabi ni Chris, let's have dinner after the game. Win or lose, let's have dinner. Sasabi ni Alvin, wala akong dalang damit eh. Mm-mm. Nag-practice kami kanina. Ang suot ko lang ang dala-dala ko. Alibay. Oo. Alam mo gagawin ni Chris? Mapupuntahin si Gigi. PA niya noon si Gigi. Sa Shangri-La kasi ang laban sa Ultra. Pabibilhan niya ng pantalon, medyas, sapato, polo, sapato si Alvin. Kompleto? Kompleto. Para lang matuloy sila sa dinner. Ganun ang gagawin niya. Ang gagawin ni Alvin, habang ibinibili siya ng gamit nung PA ni Chris, umi-iskerda na siya. Ayaw talaga. Iniiwanan siya. Madalas na mangyari yan. Ganun naman talaga kapag ang lalaki ayaw nila sa babae. Oo. At kung meron ng karelasyon. At kung may karelasyon. Watch what pa kung may jowa. Oo. Greatest ano ni Chris, challenge si Alvin Patrimonio. So hindi niya pala niya nakuha. Diba? So, hindi lahat ibibigay sa atin eh, lalo na sa larangan ng pag-ibig. Kapag ayaw ka at puso ang nagdesisyon, kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kasikat, kung hindi magkasukat ang puso niya at puso mo, baliwala. Sino ba si Cindy Conway nun? Ay, kumpara kay Chris Aquino. Aquino. Isang simpleng babae. Mm-hmm. Pero Ate Chris, sikat, may edad na si Cindy ngayon. Ay, maganda-ganda. Marunong sa negosyo. Iba talaga yung pag-ibig, no? Pagka ayaw mo, hindi mo matuturuan ang puso eh, no? Marami namang bet si Chris ha, na hindi niya na-get luck. Ay? Pero greatest challenge niya, si Alvin Patrimonio. Doon mo makikita ang tao, hindi tumitingin sa kasikatan. Power. Sa power, sa pera, kahit ano pang meron ka, pag ayaw ka, ayaw ka. Iyon eh, kung ang lalaki hindi opportunista. Pero kung ang lalaki opportunista, sasabihin niya, crush ka, type ka, papatulan ka. Liligawan talaga. Mismo. Nagkataon hindi opportunista si Alvin. Oh, at may mga alam ako na gumawa nun sa kanya. Talaga? Hindi si James siya pa. Naniwala din naman si Chris. Alam mo si Chris gullible. Isa siyang paniwalain. O, di ba? Sinabi niya lang nga doon, di ba? Pinaayos niya yung kusina ng lola ni Coco, di ba? Coco Martin? Oo, di ba? Talaga? Oo, yung kusina doon na, no? Di ba? Pinarenovate niya. Kasi sinabi, oy, pangit naman yung sinabihan siya, pangit siya, pa-renovate niya. Pinuntahan niya, pinarenovate niya yung kusina. Kusina lang yun, ha? Hindi, lalo na siguro yung bahay. Pero sorry sa kanya, may nauna na sa kanya kay Coco. 100%. Yung girl na yun, ikumpara kay Chris, lamang na lamang si Chris. Ay, oo, lamang na lamang talaga. Pero bakit tinanggihan pa rin siya? Ganun lang yun. Si Chris, mga basketball players na gustong gusto niya, Romel Aducol. Kaso si Romel Aducol, ang napangasawa ay anak na may-ari ng FedEx, si Tito Bertlina. O, di ba? Meron ako isang kilalang player. Si Ambet Nabos ang ano nito eh. Ay, Antulay. Oo nga, tama. Siya ang ano nung dahilan. Oo, pinaglapit niya. Pero,
madali magsawa si Chrissy. So, yung isa rin Ate Chrissy sa isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagtatagal ang relasyon ni Chris. Una, masawain siya. Pangalawa, na-intimidate sa kanya yung mga lalaki. Hindi, tsaka marami siyang hinahanap. Ayaw niya sa lalaki na nagsusuot ng boots. Kaya nga si Robin Padilla, di ba? Palaging naka-boots yun. Eh, inayawan niya, dahil naka-boots. Hindi, siguro nung matagal-tagal na. Pero Diyos ko, nagsimba pa kami sa Manawag, no? Oo. Yung umutot si Robin sa loob ng... Oo. Nung umutot sa simbahan, bago pumasok sa simbahan, mag-on sila. Nung umutot, break na. Ano ba yun? I don't like him na, he hurt. Sabi niya. Ano bang klase yun? Sabi ko, Bin, si Chris, ayaw ka na raw. Bakit daw? Umutot ka raw. Ano gagawin ko? Utot lang, nakipag-break na. So hindi nga sa tatagalan ng buwan. Marami siyang hinahanap. Ayaw niya na lalaking marumi ang kuko. May mga tao naman na sa sobrang busy, lalo na kung basketball player, hindi na mahaharap talaga ang paglilinis ng kuko. Pare, ginamit ng lalaki yung kutsara sa pansit. Ayaw na niya yon. Dahil sa pansit, dapat timidor. Perfectionist ba siya? Grabe. Marami siyang hinahanap at marami siyang tinatanggihan. Nakakaloka, di ba? Ikaw man ang lalaki, teka muna. Kahit sabi nga ni Wendell, tanungin din muna niya naman ako kung gusto ko siya. Ang dami niyang hinahanap, ang dami niyang inaayawan. Kaya ngayon, ayun, walang natira sa kanya. Di ba dapat meron siyang kausap sa madaling araw, kakukwentuhan? You tell her straight in English. Chris, you know why? If there is someone, people you love, you just accept them because so that talagang you just hindi nawawala sa kanya. You just... Okay. So that you can bring it in every morning, you talk to each other, and then you have to love him. So that's why, Chris, you have to find an ways that there is something people that you love you. Alam mo? Dumudugo na po yung utak ko. Hindi ko talaga makita yung coherence. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang tukuyin. Hindi ko talaga alam. Basta dire-diretso lang siya. Ibig ba ibig sabihin doon? Ano? Kailangan maghanap siya ng lalaki na nakaintindi sa kanya. And then parang may kausap siya sa madaling araw habang natutulog sila. Kasi, alam mo naman si Chris, kulang lang siya ano yan pansin eh. KSP. KSP lang yun eh. Kaya, you know Chris, if there's something, you find another person that you love you. That you love you. Gaw! What do you want to tell Chris? We are not friends with Chris Aquino. Much more me. But, are you friends with no, Chris? No! Of course I'm not friends. Yeah. Why? When did it begin? Yes, you know, Chris is a very... find another person. What do you mean? What do you mean? Ano mo? Kita-kita kayong ngalangalan ni Wendell talaga, oh. Yung gilagid niya. Okay. Palagay mo bakit si Kuya Ipe, oh, nakipagrelasyon sa kanya. Iba naman yun. Kung narinig niyo lang kung sinabi ni Wendell. James Yap. Ay, mas okay si James Yap. Ikaw ba tatagal ka? Nakarelasyon mo si Chris Aquino? Naku, hindi, no? Ito yung kaartihan niya yun. Eh, ayaw ko rin naman niya. Bakit ginusto ka ba niya? Oo nga. Tanong mo natin si Chris yung gusto niya rin. Sila ba may Robin Padilla? Hindi sila nagagamit. Hindi. Ah, wala? Wala. Sigurado ka? Oo, lagi niyang kasama ang mga PA ni Ate Ludes. Hindi sila nagkaroon ni Robin ng pagkakataon na lumipad. Oo. Sa labaap. Eh, di ba ang lupit ni Robin Padilla? Oo nga. Di ba, Ate Chris niya? Hindi. Matuli si Robin. Kaya nga. Mas matuli si Chris sa kanya. Ikaw na magkwento nun. Ikaw na magkwento. Kasi may isang male personality. May isang male personality na hinahanap-hanap palagi ito ng mga babae. Okay. Oo, kasi pag mayroon silang mga tinatawag na lovemaking, marami siyang mga seremonya sa ano. Props. Oo, para na yung babae maging lumigaya. At hindi siya malimutan. Ano-ano ang props niya? Mayroon ko minsan na dumadaan sa isa-isang grocery kasi bibili pa siya ng peanut butter. Ano to? Kari-kari? Gagawin niyang kari-kari. Ano pa? Tapos kung minsan bibili pa siya ng cheese whiz.
Cheese Swiss? Diba inilalagay niya? Oo! Saan nilalagay ang Cheese Swiss? Tapos kung minsan bumibili pa siya ng yung hard na cheese na ganyan. Iano niya yun ng... Tatad na rin na parang nilalagay sa spaghetti. Ah! Kakad ka rin? Oo! Saan ilalagay yun? Doon sa loob. Sa spaghetti ano? Din. Doon sa loob, ibubudbud na. Oh. So talagang mahilig siya sa props. Oo, mahilig siya sa props. Kaya 'di ba hindi siya malilimutan ng isang actress? Na? 'Di ba? Kasi ganun ang ginawa niya, 'di ba? Peanut butter? Oo, 'di ba? Do remember na bago sila pumunta sa isang premiere night, 'di ba? Peanut butter. Kilala ko 'yan. Kilala mo 'yan. Kilala ko 'yan, nakagayak na 'yung babae. Oo, nakagayak 'yung babae. Sabi niya, "Akyat muna tayo." Oo, paano may ang Elia, 'di ba? Nagbitbit kasi na ano, galing sa grocery. May peanut butter. May peanut butter. So nakakaloka 'yun, ha. Pupunta na sila ng ano, premier night 'yan, ha. Nakainan muna sila ng peanut butter. Siguro 'yung peanut butter naman, kinuha 'yung peanut butter, sinuksok na gano'n. Ay, nako! Huwag mo siyang ginaganyan, kayang-kaya ka na niya ipadampot. Ay, oo! Yari ka! Oo, yari ako doon. Teka, dahan-dahan ka sa pagbibigay. Anong sasabihin mo sa kanya kung pinadampot ka? Hi! You are my friend and you are also a friend. So that's why don't make any violence to me. Because you are my friend. Because you are also a political figure. Oh. A political figure. Oh, di ba? Mm-hmm. Kailangan umiwas siya sa gulo. Oo. Kasi kilala na siya ngayon. Oo. Pero Ate Christy, itong actor na to, kahit na tulis, parang ang sabi ng isa, di ba, Jutes? Sabi nga, no. Di ba, ikaw ang nag-blind item, lahat ko sa pamilya. Hoy! Wala kayo ipagmamalakas sa akin, kayo magkakapatid kayo? Ha? Kala nyo? Grabe! Puro kayo Jutes, hoy! May isang babae oo, na sabi nung, yabang-yabang nyo, Jutes naman kayo. Ah, kaya siguro din nadaan sa ganon. Oo, sa mga prop China. Oo, sa mga prop. Mm-hmm. Yung ano kaya, yung pamangkin, ganon din? Parang ducks yung pamangkin, at Christy. Ganon. Tanong natin niya yan, no? Sige, tanong natin. Oo. Nakakatawa po yung ganitong kwentuhan. Grabe. Pero ito po ay mga kwento po ito, anekdotang totoong-totoo po ito na ngayon na lang naglalabasan. Okay? Ayan, may isa po. May naiwan tayo. Oh. Kayang-kaya mo yan. Yung naiwan natin, si Rupa May Quinto. Bet na bet niya si Samuel B. Samuel B. Uh-huh. Ito ba yung anay? King, 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 king. Yung ganon. Uh-huh. Pitik. Pitikin. Pitik. Ano, hindi siya talaga pinansinin. Talagang hindi siya pinapansin. Very vocal ito sa pagkasasabi yung crush niya si Samuel B. At talaga nagpapapansin siya, pero parang hindi siya pinansin ni Samuel B. Siguro that time kasi parang nakapokus kasi si Samuel B sa kanyang career. At lalo na ngayon. At diba ang love ni Samuel B noon, diba? Si Uncredited. Uncredited. Saka siguro alam na rin naman ni Sam na yung kartada ni Peter. Ay, malamang ang naikwento na sa kanya yon. Na-chismis na. Ano ba yung mga chinismis? Ano ba kasi? Kanula ng, di ba, ng mag-ama. Ah, di ba? Aeroplano. Oo, yung mag-ama. Sino daw? Iba yung mag-ama. Oo. Ikaw na ikwento sa kanya na, nako, mag-ano-ano ka dyan kasi ang ano niya, mag-ama. Dinutog. Oo, powerful pa. Diba? Oo. Nako, baka mayayari ka dyan. Pag pinakialaman mo yan. Siguro nasyukot si Samelby. Samelby. Si Samelby. Pwede. Nasyo, diba? Pero in fairness naman dito kay Rufa May, kahit na nabigo siya ng pag-ibig o pag hindi siya manapansin ni Samelby, nagkaroon naman siya ng isang magandang anak. Ayun. At bumalik naman siya dito ngayon, Ate Christine, sa pag-aarte. At marami ang natuwa. May binalikan pa rin siyang career. Magaling naman kasi siyang komedyan eh. At mabuting kaibigan niya. No? Mabuti sa pamilya. Mabuti sa pamilya. Mabait sa magulang. Mm-hmm. O, di ba inano yung nga yung lola niya? Di ba binigyan niya rin ng hangbahay? Mapagmali siya sa pamilya niya. Hay nako, sino ba kasi yan? Sino nga ba yon? Sino ba talaga yan? Sino ba yan? Eto na yon. Go! Siyang magaling na actress. Huwag kang didikit ng sobra-sobra. Oh, okay. Huwag kang didikit kasi ito yung gustong-gustong gusto ng magkaibigan mula sa Bologna, Italy, sina Maricel Biscocho at saka si Nora Mangawang. Ito din ang gusto-gusto ng mga taga Hainan, China, Jojo and Leslie Grace Advincula na talagang mahal na mahal. Ay, oo, si Jojo and Grace. Pasalamat ka kay Mama Noemi. Maraming salamat po sa inyo. Itong premyadong actress nito, magaling umarte ito, ha?
Nakakaloka siya. Kasi sa isang bahay, sa isang pribadong subdivision, doon siya nakatira. May kasama siya doon na isang babae. Babae? Oo. Oh. Parang naghahaman, oh! Oo. Palaaway to. May kasamang siya doon na babae, di ba? Kasi... Babae na ang gusto rin, kapwa babae. Oo. Oh. Ibig sabihin, tong grill. Oo, tong grill. Kasi pumunta doon, andun yung bahay niya, binisita siya doon ng babae, di ba? Tapos, yung pala, yung actress na yun, may isa din na kulukadidang na isang babae din. Sa tong grill din? May isa pa. So, ibig sabihin... Parehong tong dynasty. Oo. Oh. So, kalinawin natin, Mendel. Ulitin natin, si actress, merong tong grill 1, tong grill 2. A and B. Si B, ang jowa talaga nitong si actress, yung original mahal niya. So, itong A, tumasaw-saw lang. Oo, yun. Tapos, ngayon, siyempre, nandun sila nga sa isang bahay na yun, sa isang pribadong lugar. Dumating ito ngayon si B. Siyempre, hindi malaman ngayon ito ng actress kung anong gagawin niya. Okay. So, ibig sabihin, oon, magkatagpo yung dalawa. Baka mamaya, magkaroon ng violent chuchu doon sa loob ng bahay nila. Marunong naman yung mga kasambahay. Anong ginawa? Oo, di siyempre, inaalil muna nila yung ano, pinagpipintuan, ganito, ganun. Kasi busy pa daw yung si ano. Para siguro, baka siguro, kunwari, nagbabasa ng script, o baka nagdadrama dun sa loob ng bahay, para ibig sabihin, ako lang ang mahal mo, at ikaw, hindi mo ako mahal! Ah, may ganon? Alam mo bakit parang may tinilig hindi kasi si Bagan mo. Kasi nag-iisip ako. Parang wala naman dun yun. Hindi, tsaka parang nag-iisip ako. Sana tayong dalawa na lang dito. Hindi na natin kinalitan si Romero. Tsaka parang wala naman yung kwento. Diba? Diba? Diba kung minsan, diba yung actress? Ano? Diba? Ano ang paborito niya? Script ba kasi sa pelikula ko? Sige. Bigay ka kahit dalawa linya. Dali. Pero si actress, magaling din siya eh. Alam mo, Wendell, sa isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Ano? Ayoko nang masikip. Ay. Ayoko nang mabaho. Diba? Ayun na. Oh. Ano nakikita sa bag, no, actress? Ano? Na binibigay ni Tibuli. Tibuli B. Ay, oo, may nakikita. Diba doon sa bag, may inilalagay si ano? Si Tibuli B. Si Tibuli B. Ah! Oh! Minsan paldo. Anong paldo? Palda. Paldo, dalawang layer pa nung pera. Tatlo pang layer na gano'n. Magugulat na lang yung actress. Magugulat na lang yung actress. Mabuksan. Jackpot. Bongga naman siya, no? Sino pinili nung actress? Si Trunggelia 1, Trunggelia 2. Tonggril. Tonggril A, Tonggril B. Palagay ko yung actress na yon, tumakay siya dalawang bangka. Huwag kang mamangka sa dalawang ilo. Kasi dito sa table A, madato, may pera. Table B? Sa table B, baka yung kinukuha niya doon sa A, binibigay doon sa B. Uy, hindi. Ay, di ba? Si A, mayaman. Mayaman. Oh. Si B, yung babaeng ibigay ng mga project. Ng project, oo. Hanggang ngayon, sino pa karelasyon ni ano? Ay, siguro si ano, parang wala na sila ni... Ni B? Wala na. Ay, alam mo. Wala na prang... Nagsarili na lang yata siya ngayon eh. Pala lang ang tingting. Ako na lang. Saan pa niya kukuha na ibibigay? Wala ang project. Wala na ho. Kaya tapos wala na maibigay sa kanyang project. Si A. Mr. A, siyempre, mayroon pa. Diba? Mayaman pa rin. Mayaman pa rin. May datong pa rin. Kasi doon na lang, piniiniwanan niya na yung B. Kunuhan. Diba? Hindi ko alam kung lapitin talaga ng tibo itong actress. Ay, oo naman. Tanong ko lang, kapag lapitin ka ba ng tibo, possible na maging tibo ka? Tibo na nga yun eh. Ano tibo kong tibo? Dati na rin pumapatol yun eh. Ay, ganun. Parang may come on. Paano? Ay, nako, nakakaloka. Clue! Nako, clue, bibigyan pa ba tayo ng clue sa kanila? Hindi na. Ah, wag na. Wag na, oo. Kasi mabait si actress eh. Ay, bakit mo ginanyan? Mabait pala si actress. Mabait naman blind si item. Mabait naman si actress eh, di ba? Oo. Sige. Paano na lang ba ang gagawin? Mag-subscribe kayo, mag-like at mag-comment. Ayun. Yeah. At syempre, ayan, naririnig po ba ninyo ang kalembang? Ito po ay nangangahulugan na pagpapaalaala sa inyo na mag... pagka... Ano ba yun?
Kalimbang po ninyo ang bell para ma-notify po kayo na meron na po kaming bagong upload na video. Ayun po. At syempre, huwag kalikalimutan. Thank you so much sa lahat na tumututok, nanonood po sa aking vlog na Morly Alinio. Ito ang Tundo. Kapag nabuhay ka sa Tundo, mabubuhay ka sa buong mundo. So maraming salamat po muli sa inyo lahat, mga kapatid. Napakasaya po namin kayong kwentuhan. Dalalam po namin, nagpapahalaga po kayo sa bawat salitang binibitiwa namin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po ang inyong programa at ito ang Showbiz Now!